Good day sa atin lahat mga ka-DIY. After almost 2 months siguro, ngayon lang tayo makapagawa ng video dahil sobrang busy natin. Kumuha kasi tayo ng lot sale sa Motorstar Warehouse. So, napakamura lang mga ka-DIY. Check nyo na rin yung sa area nyo. Depende sa area kung may warehouse ba na malapit. Mag-inquire kayo kung magkano. So, sa akin, mura ko lang to nakuha mga ka-DIY. Nakakuha tayo ng 30 units sa awa ng Diyos, no? So, iba't ibang unit yon. So, may dalawa tayong kamao na nakuha. So, ito yung isa, yung green. Check natin yung green mga ka-DIY. Wala lang tong reverse box. So, ito. So, feeling ko under naman to. Kailangan lang natin ng reverse box. Nakabili na ako ng reverse box kaso hindi ko pa nalalagay. So itong red naman, running na to mga ka-DIY. Yung red, pinalitan ko lang ng carb, CDI. Tsaka okay na siya, no. Gumana na siya. Mandar na siya. So running na to mga ka-DIY. Sobrang smooth at tahimik pa ng engine. So, guide ko lang kayo mga ka-DIY sa mga nakuha nating units. So, ito mga ka-DIY, itong Moto X by Zongshen. So, ito. Issue nito mga ka-DIY, sira yung rectifier. Kaya, pag nagkikik tayo, hindi siya umaandar, no? Kailangan ng battery. So, ito. Issue din nito. Kadalasan sa mga unit na disc brake, sira talaga yung master na hydraulic natin. So, front and rear, sira yung master, pinalitan natin. Wala din tong tank cap, pinalitan na din natin. Binilhan na lang natin na universal. Tapos, okay na siya. Running condition na to mga DIY. So, ito mga DIY, sira yung block nito. Nag-order na pa ako ng block na magka-cash siya kasi pag nagpa-rebore tayo tsaka bumili tayo ng piston, ganun din, no, hassle pa. So bumili na lang ang black kit, 750 ko lang ata nabili yun, 4 Lifan 110. So kasha dito yon sana. Tapos ito yung easy ride natin na 150 RS. So ang issue nito mga DIY, yung spring sa torque drive, loose thread, no, yung nut na nagpumipigil sa spring. Kaya matigas siya ikutin yung gulong, tsaka yung pagbaklas ko ng clutch belt, tumilapon na lang sa akin bigla. So, kailangan lang to ng bagong torque drive at okay na to mga DIY, no. Pinandar ko na to. Kinahuyan ko muna yung iba doon ng torque drive, tinry ko kung ano issue. Tapos, yun nga, torque drive lang yung issue nito. Sobrang timing pa ng engine. Ito na mga Zest. Ang issue nito is timing chain at yung barbola, no. Kasi tumukod sa piston, buti na lang okay pa yung piston natin. So, again, sobrang timing pa din ng engine na to. Nung napalitan na yung mga parts na dapat palitan. Ito naman mga ka-DIY, sira yung rectifier, CDI din, tsaka carb. Okay pa, okay na ulit, running na ulit to mga ka-DIY. Smooth din yung engine. So itong mga motor 1, 2, 3 running na to mga ka-DIY. I mean, napandar ko na, pero hindi ko pa napapalitan ng mga master na hydraulic niya. Tsaka yung Moto X din, maandar na. Itong isa na lang hindi ko pa naayos, no. So yung wala pa kasi on time. Itong isa naman sira lang yung harap niya. Kasi nung yung kumuha ng motor na to, pinark niya lang daw. Tapos naatrasan lang ng malaking sasakyan. Kaya nasira yung buong harapan. Pero napakabago pa nito mga DIY, itong scooter na to. Kaya titira ko siguro to. At ito,
Sobrang bago pa nito mga ka-DIY. Itong Moto X na to. So, kalimitan mga ka-DIY. Mga mileage lang ito. Kung hindi lang sira yung speedometer natin. 10K lang. 10K. Isa naman. 7K no? 7 kilometers. Yung 7,000 kilometers. Yung isa naman, 8,000. Tapos yung isa, nasa harap. 4,000 lang to mga ka-DIY. Kakalam ko 4K lang to. So ang dilim, hindi na natin makita. Yun, 4K. Ito yung pinaka, ito ang hinuli ko sa lahat kasi ito yung may pinakamataas na mileage, 22K. So bibenta ko siguro to. Itong pinaka may ikling mileage, ito yung iiwan ko. Gagawin ko personal na unit. So mga issue nito mga ka-DIY, CDI lang talaga kalimitan. Kasi kinuha ko to lahat, walang CDI. Kaya ginawa ko tong 4 pin lahat na CDI. Nalinisan naman ng carb, kaya namang linisin. Pero yung iba kahit anong linis mo, hindi na talaga gumagana, no. Tapos yung oil seal nito mga ka-DIY, sira. Yung ito, okay pa yung oil seal nito. Tong dalawang unit. So itong unit na ititira natin sa kasamaang palad. Yung oil seal nito is tagas na. So sinearch ko na sa group, XR200 lang naman yung fit nito. Tapos ito, iiwan ko din to mga DIY, sobrang bago pa nito. May feel mo talaga at makikita mo na bago pa talagang unit to. Ang kinis pa talaga mga ka-DIY. Ang kagustuhan ko dito sa Zhongshan mga ka-DIY, quality talaga yung pagka-built. Kita mo naman, tagal nitong na-stock no, sa warehouse. Walang kakalawang-kalawang. Sobrang sa lahat ng China ata na ano, na nasubukan kong motor, ito yung pinaka-quality yung pagka-built tong Zhongshan. Kaya sana ilabas ng Rusi yung Zhongshan no. So inaabang ako din yun, kaso wala pa akong pera. So ito mga ka-DIY, may tatlong units na pala tayo na sold, no. Isa na ito. Kaso hindi pa kinukuha ng mayari, iniwan niya muna dito. Tapos isang Zest. So yung Zest na yun mga ka-DIY, carb lang. Nilinisan ko lang ng carb, andar na. Tapos isang scooter na blue, 150RS. Nilinisan ko lang din ng carb. Sobrang okay pa talaga. Sobrang tahimik ng engine. Everything, lights, lahat gumagana pa. So nabenta ko yun mga ka-DIY. Pakita ko lang yung picture. Nabenta ko yun ng 15K. Ito naman nabenta ko ng 6K. Yung isang Zest. Hindi na ito yun mga ka-DIY. Pero kulay black din yan. Benta ko ng 6K. Ito naman nabenta ko to ng 8K. So hindi kayo manghihinayang mga ka-DIY kumuha ng mga repo units sa Motorstar kasi complete papers, no. So pag kuha ninyo ng unit, bibigyan kayo ng folder niya. Tig isang folder bawat isang unit. Tulad nito. Ito yung papers niya. So ito yung papers natin mga ka-DIY. So dito din nakalagay yung information ng dating may-ari ng motor, no. So tulad nito mga ka-DIY, dito yung susi niya, dito na rin yung ORCR niya, dito din yung actual, and dito lahat information ng pagkakuha ng unit niya. So complete. So pag nagbenta ka, hindi ka mahirapan kasi kompleto yung papel ng mga unit mo. So kung gusto niyo din magsimula ng maliit na business mga ka-DIY, punta lang kayo sa mga Motorstar warehouse na. At doon mag-inquire kayo kung magkano yung bigayan nila sa mga unit. So yung kalahati nito mga ka-DIY, kasi 30 units to nasa bodega pa, hindi na kasi magkasya dito. So may nakapark dito na sasakyan. So yung dalawang motor natin, pinakamamahal, no.
di ko na napapatakbo. So pinagkuhaan ako to ng mga battery tong dalawa kasi sinusubukan ko panda rin yung mga ibang units natin. So ito, hindi ko na to masyado nagamit tong dalawang motor dahil sa mga unit natin. So mga ka-DIY, ang reason kung bakit hindi ko vinlog every unit sa ating pag-aayos kasi sobrang matatagalan ako mga DIY. Sobrang nahihirapan kasi ako mag-vlog lalo na't may inayos ako. Kasi pinaulit-ulit ko mag-record, utal-utal kasi ako magsalita pag kumagawa ako ng vlog mga ka-DIY. So pilitin ko no, practice ko na isang mag-aayos na isang unit dito. So okay na to mga ka-DIY, yung kalahati na lang siguro na natitira dito na nasa bodega pa, yun yung simulan ko i-vlog. Kasi sa lahat ng unit na to, ang dami ko natutunan. Doon ko lang din na experience paano pagbaklas ng head, no? Pagpalit ng timing chain, ng barbola. So, napakadami kong natutunan sa mga unit na to, mga DIY. At gusto kong i-share sa inyo yung lahat. Abangan nyo na lang sa ating mga future videos. Maraming salamat sa panonood at pagsubaybay sa ating channel. Ride safe sa ating lahat and God bless.